Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panong iyon, sinabi ni Jesus sa kanyang maalagad, ipalagay natin na ang isa sa inyo ay nagpunta sa isang kaibigan isang hating gabi at nagsabi, "Kaibigan, bigyan mo muna ako ng 3 tinapay. Dumating kasi ang isa kong kaibigang naglalakbay at wala akong maihain sa kanya." At ganito naman ang sagot ng kanyang kaibigan sa loob ng bahay, "Huwag mo na nga akong gambalain, nakatrangka na ang pinto at nakahiga na kami ng aking mga anak. Hindi na ako makababangon pa upang bigyan kita ng iyong kailangan. Sinasabi ko sa inyo, hindi man siya bumangon dahil sa kanilang pagkakaibigan, babangon siya upang ibigay ang hinihingi ng kaibigan sa pagpupumilit nito. Kaya sinasabi ko sa inyo, humingi kayo at kayo bibigyan, humanap kayo at kayo makasusumpong, kumato kayo at ang pinto'y bubuksan para sa inyo, sapagkat tumatanggap ang bawat humihingi, nakasusumpong ang bawat humahanap, at binubuksan ang pinto sa bawat kumakatok. Kayong mga ama, bibigyan ba ninyo ng ahas ang inyong anak kung humihingi na isda? Bibigyan niyo ba siya ng alakdan kung siya humihingi ng itlog? Kung kayo masasama ay marunong magbigay ng mabubuting bagay sa inyong mga anak, gaano pa kaya ang inyong amang nasa langit? Ibibigay niya ang Espiritu Santo sa mga humihingi sa kanya." Ang mabuting balita na ating kaligtasan. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Ang ating ebanghelyo ay continuation ng gospel natin kahapon. Kahapon, ang nag-request ang mga alagad ni Jesus. Sabi ng mga alagad kay Jesus, "Lord, turuan mo kaming magdasal. Lord, teach us to pray." At yun nga, itinuro ng Panginoon sa kanyang maalagad yung tinatawag natin ngayong the Lord's Prayer, na? Ang Ama Namin. Kung saan ang pangunahing kahilingan doon ay, "Your kingdom come, your will be done on earth." No? Maghari nawa, maghari ka nawa sa amin. No? Tulad ng sa gayon ay, magkatotoo po ano man ang kalooban ng Diyos sa amin. No, yun ang ibig sabihin nun. Okay? So ngayon, ang ebanghelyo natin ay parang pagpapaliwanag pa ng layon ng Panginoon. At dito ay sinasabi ng Panginoon na magtiwala tayo. No? Magtiwala na ang Diyos natin ay isang amang mapagmahal na hindi magbibigay sa atin ng makasasama sa atin. Okay? Isang Diyos na ipagkakalob sa atin kung ano yung makabubuti sa atin. Yun ang ibig sabihin ng ating ebanghelyo. Magtiwala. Okay? Kaya sabi ng Panginoon, humingi ka, ikay bibigyan, humanap ka, ikay makasusumpong, kumato ka at ikay bubuksan. Una-una, dapat nating tandaan, mga kapatid, na lahat ng ating panalangin ay pinakikinggan ng Diyos, no? Naririnig ng Diyos. Kaya nga lamang, ang sagot ay maaring yes, maaring wait, di ba? Maari din naman na I have something better. Okay? So ibig sabihin, lahat ng ating panalangin ay may kasagutan. Pero huwag tayong aasa na palaging kung ano yung detalye ng hinihingi natin. Kasi nga, maaring God has something better. Kaya nga kailangan magtiwala tayo. Magtiwala tayo sa Diyos. Because God knows what is best for all His children. Kinakailangan magtiwala nga tayo. Okay? So ganun pa man, ang isang taong nagtitiwala sa Diyos ay hindi nang hihinawang lumapit at pumatok sa puso ng Diyos. No? Okay? So ganun pa man ay tuwing tayo lumalapit sa Diyos, matapos nating ipahayag sa Kanya kung ano yung ating mithiin, kung ano ating hinahangad, ay again, we surrender ourselves to the Lord. Hayaan nating ang Panginoon ang siyang magpasya kung ano ang Kanyang plano para sa atin. Okay?
So kung tayo magdadasal, matapos nating sabihin sa kanya ating mga intention, at the end of our prayer, we should end our prayer like, Lord, thy will be done. No? Kung ano man ang iyong kalooban. Kasi alam ko naman, Lord, you know what is best for me. No? You know what is best for me. If you have other things that is better, we have to be grateful, no? So yun. Yun lamang ang mensahe ng ating ebanghelyo ngayon, no? Matapos nating ipahayag kung ano man yung ating mithiin, at the end of the prayer, dapat yung Lord, thy will be done. Kung ano man ang iyong kalooban. Hindi ang aking kalooban, kundi ang kalooban mo ang mangyari. For example, ngayong panahon ng COVID, no? Siyempre marami tayong mga kasamang dinadapuan ng sakit. Lalo na yung mga taong mga pamilya natin, close sa atin. Siyempre pag may dinapuan, worried na tayo, di ba? Nag-aalala na tayo. At siyempre ang ating panalangin ay, Lord, pagalingin, pagalingin, pagalingin. Natural lang yun. Siyempre yun ang talagang prayer natin. Ganun pa man, at the end of the prayer, ay we have to surrender ourselves to the will of God. Okay? Kasi God has a plan for each one of us. Maaring hanggang doon na lang talaga tayo, nagkataon lamang na ginamit ng Diyos yung COVID. Okay? Ngayon kasi maraming namamatay nang hindi natin naasahan, at maaring isisihin natin talaga ay yung COVID. Pero sa kabilang banda, sa mata ng pananampalataya, ay dapat natin itong tingnan na may plano ang Diyos. No? May plano ang Diyos para sa bawat isa. Kaya nga, dapat tayo ay palaging handa at isuko natin ang ating sarili sa ating Panginoon.